Do you wanna know? Hello po. So today, ang gagawin naman natin ay ang famous na Thailand's Mango Sticky Rice. Ito po ang mga sangkap. Glutinous rice, sugar, sesame seeds, ripe mangoes, rice flour, salt, and kokumama na gata. Pwede po kayong gumamit ng fresh na gata if hindi po available sa inyo to kasi mas masarap po siya. Kailangan po nating i-soak ang ating rice ng at least 4 hours o mas maganda po pag overnight. Bago po natin gawin yun, hugasan po muna natin ang ating glutinous rice. Mga 6 to 5 times ko pong ginagawa to hanggang sa mawala na po yung excess starch. Kasi pag titignan mo po siya ngayon, medyo malabo po, medyo cloudy po yung tubig natin. I-rub lang po natin ng konti ang ating rice para matanggal po yung excess ng mga starch pa po. And after 5 to 6 times na paglinis sa kanya, eto na po siya. Diba, mas clear po yung tubig natin. Ngayon, pwede na po siyang lagyan ng ating food coloring. Kung gusto niyo pong puti, okay lang naman po. Kaya lang, naglalagay po ako ng food coloring kasi parang mas nakaka-attract yung kulay niya, lalo na pag maliwanag. Kaya yung gamit ko po is yung food color na color red, green, and yellow kasi gagawin ko po siyang tatlong kulay. Hahati-hatiin ko po siya. And ito na po ang ating glutinous rice na nilagyan ko na ng kulay. Isusuko po siya overnight at bukas ko na po siya lulutuin. Ngayon po, ililipat na po natin siya sa isang malinis na cloth. Pero mas maganda po sana kung manipis yung cloth na meron kayo kasi yung sa akin po medyo makapal. Kaya tatanggalin na po natin siya sa tubig. Katulad po ng ginagawa ko. Ayan. Balik tatlong kulay din po yung isa-separate natin. Ngayon po, pwede na po natin siyang ilagay sa ating steamer at lulutuin po natin siya ng 30 to 40 minutes. Make sure lang po natin na meron po tayong enough space para po sa pagluluto natin mamaya dito sa ating steamer. And mamaya po, pagkukunin na po natin ang ating rice, hinay-hinay lang po kasi medyo mainit po siya. Ang gagamitin ko po ay kokumama fresh gata. Tapos, lalagyan ko din po siya ng 1 teaspoon ng asin and 1 tablespoon ng rice flour. Bale, ito po yung ginagamit ko na rice flour, yung prepare ako po. Ayan. I-mix ko po siya mamaya sa ating konting tubig. Ngayon, yung gagawin po natin, nakapatay pa po yung ating lutuan. Ilalagay ko po ngayon yung ating fresh gata. And then, hahaluin lang po natin siya. After mga 10 to 15 seconds, pwede na po natin siyang lagyan ng asin. Ngayon po, ilalagay ko na po ang ating asin. Ayan, pagkatapos po, haluin natin ng konti and ilalagay naman po natin ang ating rice flour. Pero bago ko po siya hihalo, lalagyan ko muna siya ng at least 1 tablespoon na water. I-mix ko siya at ilalagay sa ating mixture. I feel cozy, yeah. Can you hold up? Don't need no coffee yet. Got no makeup. How do you look so fine? Bust up, bust up. Haluin lang po natin siya ng haluin hanggang sa pumulo po ang ating sauce. Ayan, katulad po yan. Pag kumulo na po siya, pwede na po patay ng apoy. Ngayon po, lulutuin na po natin ang ating rice sauce kasi luto na po yung ating rice. So dapat, pag imimix po natin silang dalawa, kailangan po pareho po silang mainit pa. Sa ngayon po, hindi pa po nakaandar ang ating lutuan. Bali, ilalagay po muna natin ang ating gata. Pagkatapos po natin may lagay lahat ng ating gata, pwede na po natin paandarin ang ating apoy. Haluin na po natin ng mabuti. Pagkatapos po, ilalagay na po natin ang ating kalamay. Tapos, ihalo lang po natin siya na maigi hanggang sa matunaw po yung kalamay. Ngayon po, magdaman po ang
ihalo lang po siya ng mabuti at pagkatapos po magkumulo na po siya katulad kanina, pwede na po patayin ang apoy. Ngayon po, magkumulo na po siya. Pwede na po natin i-mix, yung, i-mix ang ating rice at ang ating rice sauce. Ngayon po, medyo mainit po siya. sorry po. Medyo mainit po siya. Kaya kanina, medyo pag kayo po, ingat lang din po kayo kasi huwag po kayong magaya sa akin. Natapos na din po ang pakikipaglaban ko sa mainit na tela. Ngayon po, imimix na po natin ang ating rice at ang rice sauce. Katulad po ang ginagawa ko. Let me know if you ever think that I am being too much. You got me feeling love, even though I hold us up. Let me know if you ever think that I am being so. Just stay a minute, another minute. Hold on a second, I love this moment, yeah. Ganda din po ang gagawin natin sa ibang kulay ng mga rice. Hold on a second, I love this moment, yeah. Just stay a minute, another minute. Hold on a second, love this moment, yeah. Just stay a minute, another minute. Hold on a second. Ngayon po, ready na po siya. Bali, kukuha po tayo ng maliit na parte at ilalagay po natin sa ating tab. Maliit na parte lang po bawat kulay, katulad po ng ginagawa ko. Ngayon po, pwede na po natin siyang lagyan ng ating salty coconut sauce. Ngayon po, pwede na po natin siyang i-try. Ayan po. Ganda po ng kulay niya. Napaka-colorful. Ang sarap sa mata. Matamis po siya, pero hindi siya nakakaumay kasi yung sauce po natin medyo maasim po siya, hindi po siya matamis, kaya hindi po nakakaumay yung ating mango sticky rice. Ayan po. And kung gusto niyo pong itay ang ating video ngayon, please check the description below. Lalagay ko po mamaya. And, subscribe po.